mga kapit, nagluluto ako ng buffalo chicken. Ayan. Piprito ko pa lang. Ito pa yung hilaw. Piprito natin siya. Hindi, kumbaga, hindi ano, yung, hindi siya talagang pulang-pula, lutong-luto. Parang half-cook lang. Ang pinilagay yung sandok ko. Hindi tayo magpapahuli. Ang anuhin natin. Babalik ka rin natin. Ingat-ingat lang po. Kasi pag ganito, naprito, matalsik yun yung tita. Mga isang baliktara na lang. Okay na yan. Kasi lulutuin ko yung ulit naman. Yan yung unang salang. Yan, mga ka-turtle. Nasalang ko na yung pangalawa kasi naong ko na yung una. Ayan. Siyempre, bago natin lutuin, hinugasan ko ng mabuti, ng maayos yung ano, manok. Hinugasan ko siya ng suka at saka asin. Tapos binanlawan ulit. Sabay nilagyan ng asin ulit at nilagyan ng magic sarap. Ayan. Para malasa naman yung ginagawa ko. Tapos syempre, mahina ang apoy. Ihipa natin. Ito talaga sa bundok. Kailangan mo mag, ano, gumamit ng panggatong para wala ng gasto sa, ano, yung gasol. Ayan. Tipid-tipid tayo. Matuto tayo mag sipag. Dapat magsipag. Ayan, o. Ayan. Babalik ka rin na natin. Ingat-ingat lang kasi medyo maano, matalsik ang mantika kasi yung manok, syempre mataba yung manok, tapos mantika pa yung ginamit. Ayan. Ipitahin natin. Hindi naman talaga siyang lutong-luto na parang ano, fried chicken. Basta titingnan lang natin yung pakiramdam natin na luto na yung loob ng ano, kahit puti pa yung balat. Ayan. Kapatol, malapit na. Ang pangalawa, malapit ko ng hangarin yan. Konting ano na lang. Tapos malakas na yung apoy natin. Diba? Madali lang magluto. Iisa-isahin ko yan sa inyo para baka sakaling gusto nyo magluto, pagpasensyahan nyo na yung kawali namin kasi 30 years na po yung kawali na yan. At saka itong lutoan na to, 30 years na rin. Kaya huwag na kayo magtaka dito sa bundok. Kayo ng kani namin, luto na. Si Bunso nagluto niyan. Tapos ito na lang ang time para lalapang na kami mamaya. Ayan. Ka-turtle, natapos na ako mag-prito. Ang gagawin po natin ay, siyempre, dito na rin ako magigisa ng pang ano ko sa sauce. Para meron siyang konting panglasa, diba? Hanguin lang natin saglit para ma. Natanggalan ko siya ng oil, tapos ayan, ang natanggal ko. Para hindi po tayo maano sa katawan. So, ganyan lang po ang kulay niya. Tapos yan, nagisa na ako ng lahat ng ingredients nandiyan na. Siyempre, ilalagay natin yung ingredients natin na ketchup. Ayan na mga ka-turtle, na loko na lahat. Ayan. Ito na po yung sauce niya. Tapos, nilagay ko na lahat yung mga ano, secretong ingredients ko para yung malasa siya. Baka nagtataka kayo, hindi lang po ketchup ang nilagay ko dyan, kaya siya pulang-pula. Nilagyan ko siya ng tomato paste. Saka natin titikman mamaya pag ano, pag nahalo na natin lahat yung manok. Ayan, ibubuhasan natin si manok. Dahan-dahan lang. No, huwag kang tumalon. Maghirap kasi yung mag-isa lang yung kamay. Ako lang talaga mag-isa ang ganilis kati. Ayan. O diba, tamang-tama lang yung sauce ko. Hindi siya masyado marami.
Hintay lang natin kumulo ng mga 15 minutes. Ayan, yan na po yung tawag dyan. Ang buffalo chicken. Kasi po, yan po yung favorite ng mga amo ko, pati alaga ko doon sa ibang bansa. Alam niyo naman siguro lahat kung saan ako dati, na almost 9 years ako doon. Ito po talaga yung favorite nila. Mamaya pakukuluan ko lang yan mga 10 minutes para mag-absorb yung sauce niya sa loob ng manok. Tapos titikman na natin. Okay? Ang sarap po, di ba? Lulaway natin dyan. Ayan, mga katorto, luto na ang ating buffalo chicken. Ayan, di ba? Wow, sarap-sarap. Oh, yung gusto kong manok, gusto magluto, magtanong-tanong na ng ingredients. Kay Lola Marlene. Yan, hangoyin na natin. Andito yung lalagyan natin. Ah. Bundok yan, pero sosyal. Oh, di ba? Mahirap yung mag-isa lang yung kamay. Oh. Ingat-ingat tayo, baka masayang. Gumagalaw-galaw pa yung ano ko. Lalagyan ko. Oy! Yung kanta do saan? Yung yung patayaya ang gakanta ngaon. Jesus ko Maria. Sa'y ko sin eh, makusuga yung talinga sin eh. Diyos ko, naintindihan nyo ba yung sinabi ko? Pasensya na kayo at may nang ano dito. Nakihirit sa likod ko. O, ayan. Buhos na lang yung ano. Sasarap. O, mag-ready na kayo dyan ng ano, plato? Kainan na. Ayan, kainan na. Tapangan na konting kanin lang to. Talagang mapaparami tayo dito. Unang subo. Ako na lang. Pagka ganitong ulam, matakaw sa kanin. Pwede hindi ka maya.
ganyan. Sarap siya dahil may konting anghang. Pagkatapos kumain, ito na ang lapang. Hinag na siya. Tama-tama siya ng pinanglihi. Nag-trekkings na, natunutok siya. Alutunutok. Ano ba yun? Nahinog na siya. Pinitas siya ng 31. 3 na hinog siya. Ano? Laban bawi. Last na to. Isang taktak na lang. Taran, ubusin lang ng kanin. Paramihan ng ulam, hindi na paramihan ng kanin. Sarap. Sarap mga katortol. Mag-PM na kayo. Tuturo ko na yung timplada niya. Favorito talaga to ni Madam. Nalito na ako magkukutsara o magkakamal.